So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So, ngayong araw, meron pong ginawang isang malaking magandang proyekto ang ating gobyerno, especially nga po dito sa ating presidente na si President Bongbong Marcos. I-search na lang po natin sa internet, sa Google, sa Facebook, sa YouTube, na namigay po ng mahigit 1,400 po ata na pabahay po ang pinamigay po ng ating gobyerno at pinangungunahan po ito ng ating Presidente Bongbong Marcos doon nga po sa Malabon. So para hindi na lang po maging redundant po yung video ko na to, siguro i-search nyo na lang kasi magiging parang paulit-ulit na lang Kasi parang magiging paulit-ulit na lang, di ba? Ang dami na po kasing gumawa ng content at saka marami na rin po yung nag-re-upload po ng video po na yan. Pero ito nga po mga ka-streetwise. Ako po kasi medyo mainit po kasi yung mata ko sa mga details . Doon nga po sa sinasabi kong event na pinangunahan po ng ating presidente sa Malabon na namigay nga po ng mahigit 1,000 pabahay sa mga Pilipino. Meron po ako napansin po doon sa event na medyo nagpasaway po ang ating presidente. Kumbaga, merong flow po kasi yan. Ako po kasi naniniwala po ako na bawat event po ay meron pong sinusunod yan na program at meron po yung sinusunod na flow kung paano ito tatakbo. So ngayon, ipapapanood ko sa inyo yung video at kayo na lang din po humusga kung nakabuti ba o nakasama itong ginawa po na hindi po pagsunod ng ating presidente doon nga po sa flow po ng nasabing event. Yon. Okay, sana malinaw. Pero ito nga mga ka-streetwise, no? Papakita ko lang muna sa inyo to. Kasi ito yung sinasabi kong event. So basahin lang po natin ito saglit, ito po ay galing po sa Inquirer. So sabi po ng Inquirer, look, President Ferdinand Marcos Jr. attends ceremonial turnover of 1,380 housing units at the St. Gregory Homes Project in Barangay Panghulo, Malabon City. So mga taga Malabon po yung binigyan po ng pabahay po ni President Bongbong Marcos. So mamaya pag-usapan natin mamaya yan. Pero ang gusto ko lang pong i-emphasize po dito sa content po na to, yung ginawa pong pagtalikod po ng ating presidente doon nga po sa flow po ng program. So ito na, para hindi na ako masyadong maingay, ipapapanood ko na lang po sa inyo. Kasi mga ka-streetwise, medyo mainit po talaga yung mga mata ko sa mga ganyang klaseng mga malilit po na details. Okay. So ito po yon. So mga ka-streetwise, ako naniniwala po ako na yung pinaka-flow po dapat ng program dito, yung pagbaba po ng ating presidente, ang dapat po dito, diretso po siya sa mga housing units para tingnan po at para i-check po kung maayos at kung maganda ba yung pakagawa po ng mga pabahay po na ipamimigay po sa mga taga Malabon. Kumbaga, para sa akin, ito yung nakikita kong flow po ng program . Pagbaba niya ng sasakyan, diretso po siya sa mga units po ng mga bahay. So makikita po ngayon natin dito na sinalubong na nga po siya ng mayor ng Malabon. Ano bang pangalan ng mayor ng Malabon? Mayor Jenny Sandoval. Okay, si Mayor Jenny Sandoval pala. Okay. So, continue lang natin, ha. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yon. So, dito po, pagbaba po ng ating presidente, ito gusto ko lang makita nyo to, ha. Gusto ko lang makita nyo at sana mapansin nyo rin po ito. So, pagbaba po ng ating presidente, sinalubong po siya ng mayor po ng Malabon at saka ng tatlong tao. So paki-comment na lang kung sino yung dalawang lalaki na yan kasi hindi ko sila kilala. Pero ang kilala ko talaga dito, yung mayor po ng Malabon, si Mayor Jenny Sandoval. So ito nga po, pagbaba ng ating presidente, kinamayan niya nga po yung mga sumalubong sa kanya. And then, yon, ayan, parang tinuturo ngayon ni Mayor Sandoval at saka nung isang lalaki na Mr. President din po tayo pupunta. Yon, di ba? Ulitin ko lang ha. Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yon. So tinuturo po yung ating presidente na Mr. President doon po tayo pupunta, sabi niya ganoon. Pero makikita po ngayon natin dito ng ating presidente po ay tumalikod. Meron siyang gustong ibang puntahan. So ang tanong, sino yung gusto niyang puntahan? So dito, papakita ko rin po sa inyo yung reaction nga po dito ni Mayor Sandoval. Kasi parang napakamot siya ng ulo . Tingnan nyo ha, si Mayor Sandoval yung babae . So pagkatapos niya ituro, tumalikod ang ating presidente, tapos parang napakamot siya ng ulo.
hindi. You know? Siguro sabi ni Mayor Sandoval, dahil kailangan saan pupunta yun. Pero dito makikita na ngayon natin dito na meron siyang kinawayan. Ah, di ba? Kasi ito lang, ulitin ko lang mga ka-streetwise. No? Ako, naniniwala talaga ako na bawat event ay meron po yung flow. Meron po yung flow kung paano tatakbo po yung isang event. Pero dito nga po mga ka-streetwise, medyo nagpasaway nga po ng konti ang ating presidente. At ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo dito na maganda ba ang ginawa ng ating presidente na pagtalikod doon nga po or pag against sa flow doon nga po sa program at sino ba yung mga pupuntahan niyang tao? Kasi para kasi sa akin mga ka-streetwise, medyo naging emotional po kasi ako nung napansin ko to. Okay? So ngayon, continue ngayon natin ha. Yon. So mga kababayan, ngayon malinaw mga kababayan kung saan siya pumunta. Ang ginawa po ng ating presidente, bago ipagpatuloy yung programa po, dun po nga po sa pabahay nga po sa Malabon, ang ginawa po ng ating presidente, nilapitan niya po yung mga Pilipinong nag-aabang sa kanya dun nga po sa mismong event. Nilapitan niya, kinamayan niya. At para sa akin, hindi ito planado. Kasi kahit yung mga PSG eh. Well, trabaho naman talaga ng PSG na protektahan yung presidente. Pero yung mga PSG po, sinundan po yung presidente. Hindi sila nauna dun sa mga tao. Kung baka, di ba, kung alam ng PSG na ang presidente ay pupunta sa mga tao, dapat yung mga PSG po na yan ay nakaabang na nga po dun sa mga tao. Pero ang nangyari po, sinundan po siya ng mga PSG doon po sa mga tao. So magkaiba 'yon. Sana nagigets niyo yung ibig kong sabihin. Okay? So continue lang natin ha. So nakakatuwa lang talaga isipin. Tapos yung napansin ko, Mr. President, doon pa tayo pupunta. Sinundan talaga siya, no? Pero ito nga, pag-usapan ngayon natin. So inuna po talagang puntahan ng ating presidente yung mga tao po na nag-aabang sa kanya. So nakakatuwa lang po isipin. Pero ito na nga po mga ka-streetwise. So ito lang po yung napapansin ko ngayon dito sa mga housing project po na ginawa po ng ating presidente ngayon. Kung maalala po kasi natin dati, yung isa po kasi sa mga problema ng mga housing project po ng gobyerno ng mga nakarang administrasyon ay binibigyan na nga po sila ng bahay. Ang ginagawa nga po ng mga Pilipino, umaalis din po doon sa bahay at bumabalik po sila sa pagiging informal settlers. So meron po kasing problema doon. At yun po ang sinolusyonan po ng ating presidente. Di ba kung baga dati, di ba? Kung maalala ninyo yung mga taga Maynila na informal settlers, especially nga po yung mga nasa tabi po ng Riles, inalis po sila dyan. Pero eventually, nung nilipat nga po sila doon po sa Bulacan, ang ginawa po nila, bumalik din po sila sa pagiging informal settlers, doon din po sa same place po kung saan sila nanggaling. Pero alam po ng ating presidente yung problema po na yan. At ang ginawa po ng ating presidente, gumawa po siya ng solusyon. Okay, ito nga po yung solusyon na ginawa niya. Ito para maliwanag lang. So ito, nakita ko to sa isang post nga po sa Facebook. Actually, maraming ganito. Pero at least magpapakita lang ko ng isa para at least makuha nyo po yung narrative. So ito, 2019 pa to.
So yung mga taga-Tondo po, yung mga taga-Tondo na informal settlers, nilipat po nila sa Naik. So ang isa po kasi problema kasi dito mga kababayan, yung mga hanap buhay po kasi ng mga tao po na nilipat nila sa Tondo, ang mga hanap buhay po nila ay nasa Tondo rin, nasa Maynila din. Hindi talaga wise, kahit naman sino yung palipatin mo eh, babalik at babalik talaga sa pinanggalingan nila kung sobrang layo din naman pala yung paglilipatan nila. Di ba kung maalala nga ninyo, kaya nga ulitin ko lang yung sinabi ko nga kanina, yung mga taga-Riles sa Maynila, nilipat nila sa Bulacan. Pero eventually, umalis din po sila sa Bulacan at bumalik din po sila sa Maynila. Pero ang ginawa po nga po ng ating presidente, iba ang ginawa ng ating presidente. Ang ginawa po ng ating presidente, at sa tingin ko, mapapansin nyo rin po ito sa mga ibang housing project po ng ating gobyerno ngayon, yung mga taga-Malabon po, yung mga taga-Malabon, nilipat din po niya sa Malabon mismo. Ito po yung kagandahan po sa ginawa po ng ating presidente ngayon, especially nga po dito sa housing project. Hindi po nila nilayo yung mga tao doon din po sa lugar kung saan sila kung saan sila nanggaling. So syempre, yung mga trabaho po ng mga yan, andun lang din po yan. Hindi po sila nalayo sa trabaho nila. So napakatalino po ng ginawa po ng ating presidente dito para sa akin. At syempre, sa tingin ko, mag-a-agree din kayo dito. So sana, mabigyan din ako ng bahay ng ating presidente. Mukhang maganda yung bahay. Yun lang po, no? So sa tingin nyo po ba, doon nga po sa ginawa pong medyo pagiging pasaway po ng ating presidente, ako, naniniwala talaga ako na worth it talaga yun. Kasi pinakita po ng ating presidente na mahal niya po talaga ang ating mga kababayang Pilipino. Para sa akin, worth it po yun. At syempre, kayo rin po, gusto ko rin po marinig ko po ang opinion nyo po dito. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.